Nakakaawa ang batang ito, dahil lang sa walang pag-iyak sa panganganak. Kinuha ng nurse na katabi niya ang surgical knife. At walang awang bumagsak, nang malaman ito ng mga magulang sa labas, huli na ang lahat. Tuloy-tuloy lang ang naitulak nila sa bintana para pigilan ang kalaban. Pero parang demonyo ang nurse sa loob. Patuloy niyang tinutusok ang kutsilyo. Nakatingin lang ang mga magulang ng mga bata. 11 bata lahat ay namatay sa kamay ng nurse. Tuluyan nang nabasag ng security guard ang bintana. Sumugod ang mga magulang ni Roy Ing. Ngunit walang makahuhula nito. Nagpakamatay ang nurse sa harap ng lahat. Pulis, mabilis na nakarating si David sa pinangyarihan ng krimen. Habang hinihila nila ang saplot na nakatikip sa isang patay na bata, hindi niya napigil ang umiyak ng malakas. Matapos maipanganak ang sanggol, hindi man lang siya nakarating sa oras upang hawakan ang iyong sanggol sa kamay. Ngunit ngayon ay nakahiga sa harap niya. Isa pang malamig na katawan. Maging ang kanyang asawa ay hindi nakatiis kaya nagpakamatay ito. Wala ring lead ang pulisya para sa kasong ito. Walang nakakaalam niyan. Bakit malupit na pinatay ng salarin ang 11 bata? Hanggang sa makalipas ang 5 taon, isang kakaibang kaso na naman ang nangyari. Isang 9 taong gulang na umakyat sa preschool. Pinatay niya ang lahat ng 33 bata sa isang klase. Ang nakakapagtaka pa ay pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho ay nagpakamatay din siya. Ang kasong ito ay kapareho ng kaso noong nakaraang 5 taon. Si David ay wala ring mahanap na anumang pahiwati. Ngunit kakaiba pa rin ang mga kaso. May babaeng naglilinis sa swimming pool. Kakaibang nakatingin sa mga bata sa pool. Nakita ko lang siya sa pagpapalit ng kwarto. At naglabas ng isang pre-prepared na sako. Tapos sinuot niya yung gloves niya. Matapos iikot ang cable ng kuryente sa kanyang katawan, binuksan niya ang kuryente. Pagkatapos ay naglakad siya ng hakbang-hakbang patungo sa swimming pool. Nakita ng opisyal ng admission na hindi ito tama at gusto siyang pigilan. Agad na lumangoy sa dalampasigan ang mga nalilitong bata. Pero parang kontrolado ang janitor. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pool. Pagkatapos ay direktang tumalon pababa. Napaisip si David at hindi niya maintindihan. Bakit laging bata ang target? At ang mga salarin, pagkatapos ipatupad ang hatol, ay piniling magpakamatay. Mga kakaibang kaso, lahat sila ay nakakaakit ng atensyon ng supernatural na institusyon. Sa tulong ni John, mabilis nilang natuklasan ang isang mahalagang palatandaan. Sa kisame sa kindergarten, maraming kakaibang fingerprints. Malinaw, hindi ito Spider-Man. Ang buong kaso ay patuloy na nahulog sa isang deadlock, nang nag-isip si David ng matagal ngunit hindi maipaliwanag ang dahilan. Isang ina ng bata na nasaktan ang nagbigay sa kanya ng clue. Kahapon ay isang kakaibang pari ang nagpaalala sa kanya. Talagang huwag ipadala ang iyong anak sa kindergarten bukas. Binigyan din siya nito ng senyales. Iyon ay ang pagtatype ng numerong 8267 sa keyboard. Ngunit tinatrato niya ang kabilang partido bilang isang psychopath. Dahil dito, namatay ang kanyang anak sa kindergarten. Ang buong kaso ay naging mas nakakalito. Lahat ng pagdududa ay tumuturo sa pastor. Alinmang paraan, kailangan nilang mahanap siya ng mabilis. Sa hindi inaasahang araw, nagkaroon ng bagong kilusan ang pastor. Isang ina ang naghahanda na isama ang kanyang mga anak sa pamimili. Biglang may human-ong sasakyan sa harap nila. Gumamit agad ng electric baton ang pari na nakaitim. Bugbugin ang kanilang mag-ina. Pagkatapos ay akayin ang mag-ina na mabilis na umalis sa eksena. Ngayon na, lumitaw si Mark. Hindi makapaniwalang tumingin siya habang papalayo ang sasakyan. Tapos hindi na siya lumingon bagkos pumasok na siya sa mall. Tapos may kinuha siyang remote sa bulsa niya. Pasabog ito, kayamanan. Mabilis na sumugod ang mga pulis sa pinangyarihan. Sa pagkakataong ito, napakaraming bata ang namatay. Sa pagsabog na ito ay binawian sila ng buhay. Sa kabutihang palad, nakahanap ang mga rescuer ng mga nakaligtas. Sinabi niya kay David bago nangyari ang pagsabog. Dumating ang pari ng simbahan ng mga bata, at kumuha ng mag-ina na pares. Pagkasabi niya nun, namatay siya. Kasabay nito, mayroon din silang mahalagang clue. Ang bata ay pinamunuan ng pastor. Lumitaw sa ilang mga kaso bago. Ang himala ay kapag, maswerteng nakatakas din ang bata. Napakabilis na pinangunahan ni David si John sa simbahan ng mga bata. Ngunit wala silang nakitang palatandaan ng pastor. Sa kabaligtaran, natuklasan din nila ang ilang mahiwagang spells. Subalit sa ngayon, isa pang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Agad na din naman ang dalawa ang mga balahibo sa batok.
Sumunod na dumating ang baby crib sa likod ni David. Biglang gumalaw ulit. Nakita ko na lang itong marahan na nauntog sa pinto. Parang may kung ano sa likod ng pinto na naghihintay sa kanila. At ang mga dingding sa silid na ito ay puno ng mga spells. Isa pa, may baho dito. Mabilis nilang natuklasan ang sanhi ng amoy na ito. Naglipa na ang mga langaw sa paligid ng rebulto ni Jesus. Nang si David ay lalapit ng kaunti para makita, agad na binyantaan ng pagkahilo ang dalawa. Makalipas ang ilang segundo ay may buka na ng estatwa ang bibig nito para muling magsalita. Sinabi nito kay David, patayin na lang ang batang kinuha ng pastor. Bubuhayin nito ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni John na ang estatwa ay sinapian ng demonyo. Agad niyang pinaalalahanan si David na huwag makinig sa diablo. Ngunit muling ibinaling ni David ang kanyang ulo. Binuhat ni Mrs. ang anak palapit sa kanya. Tingnan ang bata sa iyong kondongan. Hindi napigilan ni David ang pagpatak ng luha na parang ulan. Ngunit hindi nila alam iyon. Ang demonyo ay wala na sa pagkabihag. Sa kritikal na sandali, nakapag-react si John. Nagpaputok siya ng ilang beses at nabasag ang estatwa. Sa pagkakataong ito ang bata na hawak ni David. Naging tambak din ang tinadtad na karne. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Kinuha niya ang kalovet ni Juan at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng paulit-ulit sa mukha. Nakita kong uuwi na si John kasama ang kanyang lolo't lola. Biglang napatayo si David. Pinaputukan pala siya ng tranquilizer gun ng pastor. Maghintay hanggang magising si David. Sinabi sa kanya ng bagong pastor ang katotohanan ng bagay na iyon. Lumalabas na si Jesus ay pumarito sa lupa minsan sa bawat 1,000 taon. Ang bata na iniligtas ng pastor noon ay ang reincarnation ng Diyos. Ang diablo sa pagpigil kay Jesus na muling ipanganak, na humahantong sa mga nakaraang kaso, dahil din sa proteksyon ng pastor sa loob ng maraming taon. Isa-isang makakatakas ang bagong bata, para sa kaligtasan ng sanggol. Nagpa siya silang ipadala ang sanggol sa isang foster home sa Amerika. Ngunit ang problema ay kapag sumasakay sa pampublikong sasakyan. Napakabilis na natuklasan ng diablo. Buti na lang at may ideya si David. Nagpa siya silang dumaan sa isang lihim na daanan upang makalabas ng bansa. Pero hindi pa nakakalayo, kaagad silang nakadiskubre ng kakaibang espasyo. Dito ay puno ng mga kakaibang estatwa. At the same time, naging tense rin si David. Kinuha ng pastor ang krus at hakbang-hakbang na lumapit kay David. Tiyak na sinapian siya ng demonyo. Ngunit ang krus ay maliit. Pansamantalang kontrolin ang mga demonyo. Kaya gumuhit sila ng magic formation sa lupa. Kinaladkad nila si David, na sinapian ng diablo, sa krus. Pagkatapos ay gamitin ang lubid upang ayusin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ibuhos ang ihi sa kanyang mukha. Pagkatapos si John ay galit na sumibak sa kanya. Sa malakas na sigaw, napatigil si David sa paggalaw. Nang akala nila ay tapos na, ang krus ay biglang lumipad sa hangin. Makalipas ang 1,000 segundo, si David na bihag. Agad na nagsimulang marahas na saksakin si John. Nakikita ang ina ng sanggol na magiging betel nut. Mabilis na lumabas ang ministrong may matipunong katawan. Agad na gumuho ang lupa. Ang sandaling ito ay sumasalamin sa alindog ng pari. Walang tigil na pagsunog, sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihan ng mahika. Ang pastor ay direktang nagdulot ng diablo kay David. Ipasok mo siya, pagkatapos ay nagsimula siyang magpakamatay. Ginamit niya ang kanyang kaluluwa upang kontrolin ang kanyang saklaw. Masusing tinatakan niya ang demonyo sa isang babaeng bato. Tungkol sa pelikulang ito, may kasabihan na hindi maniniwala ang mga tao. Hoy, pagkatapos ay huwag nang sabihin pa.